Bayani. Okay. When you're ayos, ha? Alam mo, maganda talaga yun. Timing yun kay, ano, eh, kay Lin, eh, no? Yun, lean on me, di ba? Lean on me. Lin! Hi! Hi, kuya! Alam, oy, medyo... Malungkot talaga. Diba? Pag, maliwanag na ako dito. Maliwanag na maliwanag. Bakit daw? Bakit daw? Hi, Lin! Bom dia, Lin! Tutubeng! Tutubeng. Bom dia, buenos dias. Magandang umaga. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lin. Tutubeng, kuya. Buti hindi naging tutubeng. Tama ba? Huwag tutubeng. Para tutubi pa rin. Tutubeng. Tutubeng. Sing, sing. Si, senyor. Sing. Si, senyor. Sa kanila, sing, hindi sim. Ano yung sing? Sing, yes, sing. Ah, yes, sing. S-I-N-G? S-I-M. Ah, sing. Eh, pero hindi sim ang pronunciation, no? Sing. Sing. Naku. Kaya nga yung B-E-M, di ba? Beng, eh, hindi bem. Beng. Tutubeng? Kumo ba, Lin? Hello, tutubeng? Hello, kuya. Tutubeng? Ano bang... Tutubeng. Tutubeng, eh. Naku, baka bago matapos ang araw, makukuha ko yan. Tutubeng. Sing. Yeah, okay, go ahead. Alright, kuya. Napakarami muli ng ating mga pasyente dito sa clinic. Kung nakita mo kanina, ang ating pila ay halos umabot na sa EDSA. Marami sa ating mga kasambahay ay nandito na sa loob ng ating waiting area kung saan hinihintay na lang nila ang pagtawag ng ating mga doctors. Marami na tayong mga doctors na naririto para check-upin ang ating mga pasyente. At ito nga po ang dami nila. Naku, kuya, nasa 122 na po ang ating mga patients. This is as of 5:30 ng umaga. May nakita ko si Lola. Nakita ko si Lola. Ha? Yan, andyan ba si Lola? Mahina, kasi di ko masyado marinig ang kuya. Ay, hindi mo ako marinig? Hindi kita marinig masyado. Ayan na po. Okay na. Yan, nadidinig mo na ako. Tutubeng. Beng. Sing. Yung ano, nakita ko si Lola kanina dyan. Sino po? May nakita ako si Lola. Opo, sinong Lola? Ay, ako? Hindi namin alam yun. Malay nga namin, ikaw nandyan. Lola naman na ako eh. Oo nga, lola ka na. Diba? Aba, wala namang kaduda-duda dun eh. Nasa itsura mo naman. Hindi, no? Hindi, tatanong ko sana kung ano yung problema ni Lola. Bakit yes. Nandun? Baka pwede niyang lapitan, Miss Lin. Wala. Bingingot ito. Hindi madinig talaga. Yan, nakapaglinis kaninang maga. Yan ang sinasabi ko. Uy, nga pala sabi nga... Nasobrahan ang putok yan. Kuya, sabi nga pala nung ating ENT specialist... Dito sa clinic ni Kuya, paglilinis daw ng tenga, kailangan doon lang sa may labas. Tapos merong portion doon sa Q-tip kung saan doon mo kailangan ilagay yung fingers mo para maiwasan mo yung ipapasok mo siya ng todo, mabablock siya. Kasi naiiwan yung mga particles, lalo na yung mga bulak, yung particles ng bulak doon sa loob, may mga naiiwang dumi na nagkakos ng infection. Ayan, very good. Sige, at ikaw eh, kailangan mag-iwan ka ng konting tutuli. para hindi nakakapasok yung infection. Actually, yes, kuya. Tama yun. Hindi dapat nililinis daw masyado lagi ang tenga ng cotton buds, di ba? Dapat yung pangkuha ng... At huwag mo naman pabayaan, magbara naman yung tenga mo. Na hindi mo naman nililinis. Baka mamaya naman, ikaw naman, mapuno ka ng... Pero kuya, you don't do it on a regular basis, yung paglilinis, di ba? Hindi, at least once or twice a week daw, kuya. Once or twice a week. Huwag naman once every year. Saka huwag daw gamitin yung mga ball pen, yung mga paper clip, yung ang mga hair clip. Ang lapis ay pangsulat. Sa paglilinis ng tenga, gumamit ng bakal. Hindi, merong bakal. Tupero. Hindi, yung bakal na scoop. Alam mo, yun yung parang... yun yung ginagamit namin. Parang ganun yung ginagamit ng mga bata. Pagka bumibili ka nung elementary kami, meron tinatawag na sundot kulangot. Alam mo ba yun? Dati natatawa ko nun, pero totoo pala yun. Pagkain yun, kuya. Alam mo ba rin yun, yung sundot kulangot na pagkain? Pagkain. Nakalagay yun sa bilog, kuya, di ba? Sa bilog. Parang kawayan. Yan pero masarap yun, matamis. Yan yung mga kakontemporaryo ng matamis na bao. Yes. Diba? Ang tawag sa amin sa Bulacan dyan, ginaok. 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 Sa amin wala kaming sundot kulangot at ginaok. Sundot kulangot at saka ginaok. Ayan. So far, ang ating mga doktor na nandyan ngayon, Lin, ay...
Ang ating mga doctors today, yung mga ay magkakaroon tayo ng orthopedic surgeon, wala pa si Dr. Raylan. Mm-hmm. Sir Johns, para sa mga maliliit na bukol ko yun, ako, inaanyayahan natin silang pumunta kagad sa clinic. Dahil yung mga bukol kuya, pag mas maliliit, mas madali ang nagiging gamutan, mas madali natin silang nailalapit sa mga hospitals na maaaring tumulong sa kanila. Huwag hintayin na lumaki pa. Opo. O, kita mo yung si tatay, ano pangalan ni tatay si na? Si Tatay Mariano. Si Tatay Mariano. Opo. Alam mo yun, Ani, nag-umpisa lang sa maliit na bukol. Mm-hmm. Tapos pinabayaan niya, lumaki ng lumaki. Hanggang talagang yung kalahati ng mukha niya, nasakop na. Eh, nakita ko siya dyan sa my clinic. Sabi ko, tay, ano bang nangyari po sa inyo? Sabi niya, maliit lang to nung una eh. Kaya lang lumaki ng lumaki. Alam mo, nung napa-opera namin, awa ng Diyos, gumawa po si tatay. Mm-hmm. At saka nakakapagsalita na siya na maayos. Kasi talaga okay. Nabatak yung mukha niya. Eh, yun, nag-umpisa lang sa maliit na bukol. Yung nando naman nung minsan, kung natatandaan mo, Lynn, dito sa, nung nandun pa tayo sa New Manila. Opo, opo. Meron namang isa tayo doon na naging pasyente. Yung kanyang kamay, nagkaroon ng bukol siya na maliit dito sa may daliri. Mm. Tapos, later on, para na siyang may hawak na bola ng tennis. Bakit po, kuya? Lumaki ng lumaki yung bukol niya. Parang hindi na siya makagawa na masyado na dahil yung kamay niya. Okupado na kalaki, ng bukol. Ganun kalaki na yung bukol para siya may hawak na bola talaga ng tennis. Maliit lang ng konti sa bola ng tennis. Eh yun, napabayaan lang na napabayaan. Eh napakadali pang tanggalin na noon. Eh, kaya po hanggang maliit pa lang, although may mga maliliit na bukol, kagaya ko ako, marami akong maliit na bukol sa tiyan eh. Pero sabi nila, ano lang daw yun, yung mga nabuo-buong... mga taba-taba. Oo, na ano lang, kumbaga innocuous, insignificant, pwede nga mabuhay ng meron nun. Meron naman kuya, lumalalim. Di ba kuya, may mga yung bukol daw na movable, hindi ka dapat masyadong mag-worry. Pero yung bukol na hindi gumagalaw-galaw. Hindi movable. Oh. Parang it's quite... Mabuti pa rin talaga, pat-check nyo. Ayan, para malaman. So ngayon, meron tayong alis bukol din, ha? Meron tayo, kuya. At saka, pag na-interview ko yung mga pasyente, ang nagiging concern nila, yung takot nga na pag pumunta sila sa doktor, una, magpapabayad na kagad sila ng consultation fee, di ba? Wala nga silang pera. Tapos, sasabihan lang din sila na pa-opera mo yan. Dahil alam naman nilang pa-opera mo yun, eh. Oh. Kaya, tapos, wala naman din silang pera. So, instead na pumunta sila, lumalaki na lang yung bukol. Pero ngayon nga, dito sa clinic, since wala pong bayad ang consultation, at kung may bukol sila, na i-refer naman natin sila kuya doon sa mga kaibigan nating doktor na umuopera, na walang bayad nga kasi nalalaman nila yung sitwasyon ng ating mga kasambahay. At paalala po natin, yan po, wala po kayong aalalahanin na kung ano man ang inyong paniniwala, ano man ang inyong reliyon, ano po yan, libre po yan sa lahat. At welcome po ang lahat ng ating mga kababayan dyan. Hindi kayo kailangang maging miyembro ng ang dating daan. Hindi kayo kailangang kasama sa Church of God International. As long as kayo po'y nangangailangan, yan po'y welcome. At nagpapasalamat tayo palagi sa suporta ng ating mga kasama sa ang dating daan sa pangunan ni Brother Eli Soriano. Yan po'y para sa lahat. Pati na yung ating libreng saka, yung ating transient home. Opo. Yan po'y open sa lahat ng uri ng pananampalataya. Wala po kayong aalalahanin ng anumang kailangan ninyong ibalik o hindi kayo kinakailangan. Wala po. Yan po'y hindi naghahanap ng kapalit as long as kayo po ay mayroong pangangailangan. Alright? Lynn, ano? Mm-hmm. Yung ating... ano pa, Ani? Mayroon ba tayo yung mga services na ginagawa po ng UNTV? Mayroon tayong libreng sa kay Kuya. May update tayo. Maya-maya ng konti po dyan. At yung kailan, Lynn, yung ating libreng, ano? Yung ating mga pustiso? Yung mga, okay, every Wednesday yan, Kuya. Every Wednesday. Every Wednesday po. Mm. At kailangan lang nilang magdala ng certificate of indigency, tsaka ID, valid ID, para hindi na sila pabalik-balik. Nakapila na po ang mga tao talaga nag-avail ng pustiso. Tsaka, Kuya, kung makikita mo yung quality ng pustiso na ibinibigay dito sa clinic ni Kuya, matutuwa ka dahil napakaganda ng mga ngipin. Mm. Tapos yung mga doctors natin, pagka naikabit na yung mga ngipin nila, ano, at kailangan nilang bumalik, yung in-encourage sila na bumalik para siguradong fit na fit
yung kanilang mga ngipin. Kasi mahirap pala yun, kuya, na mabigyan ka man ng pustiso, hindi naman fit, hindi mo magamit, sayang. Nasa 5,000 pala ang presyo ng isang pustiso. So sayang naman dun sa mga iba na nangangailangan. At yun hong hindi nakalapat na masyadong pustiso, namamaga po ang gilagid. Tama. Tsaka lumiliit pala, kuya, yung gilagid pag palagi natatamaan, something like that. Magkakaroon kayo ng gingivitis. Yun. Oh. Alam mo, dami nang gugulat dito, dan libreng pustiso. It's expensive. Hindi yan biro. But we're giving it for free. No payment. Oh, wala pong bayad yan. At para sa lahat. Well, Lynn, thank you ha. Thank kuya, you. Oh, ano, paalala lang din natin yung mga clinic na, clinic mo. Yan, clinic ng ating Kuya Daniel sa May Laguna. Kasi kung taga Laguna sila, hindi na sila kailangan pumunta pa dito sa studio. Correct. Dito sa Metro Manila. Nandun sila mga kasambahay sa M. Allen Building, Landayan National Highway, San Pedro, Laguna. At syempre, yung mga services po nila ay general medicine consultation, optometry, pediatric, dental, at physical therapy. Kasi as of right now, nasa 11 na po ang clinic ni Kuya nationwide at patuloy pa rin pong dumadami. Kaya salamat ng marami sa Diyos. At syempre, Kuya, pasasalamatan natin yung once again ating mga sponsors, ang grupo nga ng Ang Dating Daan na pinangungunahan po ni Brother Eli Soriano. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ang Kabalikat sa Pamamahayag International, ang Kamanggagawa Foundation, ang DSR Printing, ang World Star Tire Center at ang Tire Auto Sales. Hindi natin pwedeng kalimutan, Kuya. Yan ang ating mga sponsor. At sa Bataan, Kuya, every first and last Thursday of the month naman, meron din tayo dyan sa Bataan. Nandun sila sa Barangay Ibayo, Lerma Street, sa Balanga City, sa Bataan. Ayan. Okay, okay na ako, Kuya. Thank you, Lynn. Salamat po. Sa... Okay. Tudu Beng. Ayan, siguro okay. Maganda pumunta muna tayo dyan sa South America. Sige, go ahead. Para matuto tayo. Anyway, Kuya, oops, nahulog ang aking update. Salamat po sa Diyos. Ayan. Nasa 144 po ang ating mga pasyente, Kuya. At ito ang breakdown para alam na rin nila ang mga services na ipinaglilingkod natin dito sa clinic ni Kuya. Anyway, meron tayong cleaning na magaganap ngayong araw. Cleaning ng ating mga ngipin. 5 po ang nakaschedule. Samantala, 23 po ang general... the extraction ng mga ngipin, yung pagbunot ng kanilang mga ngipin. Samantala, 2 po ang magpapa-x-ray, 82 po ang general checkup, 1 po ang social service appointment or interview natin, 6 po ang orthopedic patients po natin, at nasa 21 na ang mga surgical consultation natin. Ito yung may mga maliliit na bukol. At 4 na po ang magpapa-physical therapy sa ating physical therapist. Okay. Okay, pasalamatan na natin kaagad ang ating mga sponsor. Pero ipapaalala lang natin sa ating mga kasambahay, bukas po ay Friday. Kaya mga bata po, 18 years old pababa is considered pedya pa rin po. Dali niyo po sila sa clinic ni Kuya. Libre po ang consultation, libre po ang bunot ng ngipin, libre ang x-ray. Lahat po ng mga services na pwedeng may paglingkod natin sa kanila ay libre po sa clinic ni Kuya. Okay, salamat po sa mga sumusunod. Manila Times College, they are producing very good journalists through their own newspaper. For more information, you can call their phone number. It's 301-9625. At ang Resources for the Blind Incorporated po ay patuloy na naghahanap po ng mga sanggol na may problema po sa kanilang mga mata na maaari pong maagapan kung madedetect po kaagad. Para po sa mas detalyadong impormasyon, pwede po kayong tumawag sa 726-3021-224 o di kayo mag-text po sa 0949-499-1111 o kaya mag-email po tayo mga kasambahay sa info@blind.org.ph. Ayan. Of course, hindi ko pwedeng kalimutang pasalamatan ang nagpapanatili ng ganda ng aking mga kutis, ng ating kutis. Ayan, Dr. Daisy Lim Gamitan po for your skincare, 413-7918. Okay, so yun muna po ang ating update dito po sa clinic ni Kuya. Salamat po ng marami sa Diyos. God willing, we'll see you again tomorrow.